mga kaangkol at nandito na naman tayo sa isang gabi ng pag-unboxing at nandito tayo ngayon sa channel ko na NakiGTV. Siyempre hindi tayo pwede magmalakas boses kasi may mga natutulog na, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa natin ng video kahit ganito mahina ang boses natin. So samahan niyo ako, mag-unbox tayo ng isang malupitan galing pang China. Ginagamit siya sa recording studio, yung mga recording na walang boot. Ayan, ito yung ginagamit. Ito yung tinatawag na Altron PF8. Ayan. Sinasalpak siya sa mga microphone condenser mic natin para yung mga nasasagap na ingay, mga unwanted noise, o yung mga naririnig nyo sa mga paligid nyo, yung electric fan, mga ganun. Tignan natin kung maano niya, ma-absorb niya. So mga kaangkol, nandito tayo ngayon, i-review lang natin onte, tapos i-unbox natin, tapos sasabihin ko rin sa inyo yung mga na-review ko sa YouTube kung ano yung gamit nito, tapos kung bakit karamihan sa mga studio ngayon ito yung hinahanap at tinatangkili. So mga kaangkol, samahan niyo ako at bubuksan natin ito. So ano pa inaantay natin? Tara na! Yun mga kaangkol, at ito na. At inambuksan itong Altron na ito. Magaan siya kasi foam lang siya. Ayan. So bago natin buksan ito, trivia lang. Ginawa itong Altron na ito kasi para tapatan, ano ko lang ito sa YouTube, na review ko lang. Para tapatan yung candy ball. Ewan ko anong brand yun. Basta candy ball siya. Parang ganito rin. Pero bilog na bilog. Tapos, same din. Meron takip sa gitna. Pinapasok yung mic sa ilalim. Yun. Para tapatan yun. Kasi, sabi nila, yung nauna daw na gumawa, hindi daw maganda yung pagkakagawa. Kasi maluwag yung loob. Tapos, parang yung mga ingay naririnig pa rin. Kaya, nakaisip yung Altron na gumawa nito para tapatan yun. Meron pa nga nito yung parang bakal. Yung sa gili niya. Ito, nasa loob. Tapos may bakal sa labas. Yun yung mamahaling Altron. So, bago tayo magpatuloy na buksan to, shoutout ko muna yung mga kapatid ko sa Republican. Ayan. Republican family, yan. Sa Republican Syndicate, yan sa limang ulo, syempre. Tapos, Republican South, yan sa hawak ko, sa mga Republican South. Tapos, sa Pasindic Land. Tapos, sa BF Platoon, CIA, Brownside 13. Ayan. Tapos sa kinaanibang kong mga gang yan, sa Brownside 13, syempre sa Temple Street, Mabuhay, TS Up. Tapos, yung mga tropa nating rapper dyan yan, sila Bossing Blessed Tang, yun, shoutout sa inyo, Bossing Blessed Tang. Tapos sa mga iba pa nating mga hindi pa nagbabagong mga kaibigang rapper, hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Yan, shoutout nga pala sa Team B, yan, kay Boss Adam Smith. Tapos, kay Boss Lil Coley, siyempre yan kumpare yan si Lil Coley. Tapos kay Bossing Ace Ragasa, kay Steel One, yan director na ngayon yan, yun. Tapos shoutout sa yun nga sa CRSP, sa pamilya kong CRSP, yan shoutout sa inyo. Yan, naglalabas na sila ng mga bago nilang kanta, yan supportan po natin, subscribe din kayo sa YouTube channel nila na CRSP. Siyempre sa Baby Boys, yan. Huwag kayo makakalimot na mag-subscribe. Yan, nabubulit tayo. Pero tuloy-tuloy lang. Hindi na natin to i-edit. Tuloy-tuloy na natin to. Yun. Subscribe kayo, siyempre, dun sa, sa Baby Boys, yan. Ang dami nilang mga paroding malulupit, siyempre. Tapos, shoutout, siyempre, sa All Star Production, kay Boss Al Akuay, kay Direct Al. Siyempre sa Pumapalog, kala Boss Dominic, kay Boss Tisoy, kay Boss Don Pau, siyempre kala, nakalimutan ko na iba. Yun, pero shoutout sa inyo lahat. Yun, tapos, shoutout sa iba pa nating tropa dyan na nananatiling nandiyan pa rin, na nakikinig, tapos nanonood sa atin, sa mga kaangkol natin dyan. Siyempre sa pamilya ko sa Bigo, ang Yakuza, tapos, solid Republican South, sa mga hawak ko, syempre, kala John Dale, kala Andy, kala Jonathan Natividad, kay Mara PH, syempre, kay RC. Panoorin nyo nga pala yung, yung music video ni RC, yung, Mindoro
2.0 yan. Gumawa siya ng music video, napakaganda. May laman yung kantang yun para sa akin. Kung maririnig nyo yun, maantig din kayo. Tapos, abangan nyo syempre yung, yun, ito announce ko lang, abangan nyo yung mga episode ni Balong. Yan. Dito sa YouTube channel ko, sasabihin ko sa inyo, panoorin nyo. Kung may mga problema kayo sa mga buhay nyo, gusto nyo umiti, like pag-iwanan kayo, may problema kayo sa pera, may problema kayo sa pamilya, kung gusto nyo mawalang stress, o kaya mawala man lang yung pagod nyo, panoorin nyo lang, search nyo lang sa Facebook, si Balong. Yan, si Balong, kasama niya si Robert, syempre si Ate Ira nandun, sila Hipon, sila Bossing Empoy, si Boss Kaiser, nandun din si Damulog, ayan, lahat kompleto sila dun. Panoorin nyo, napakaganda ng mga episode nila. Puro bago yung mga episode nila. And then, subscribe din kayo dun sa mga Facebook channel nila, Facebook page, tapos YouTube channel nila. Ayan, malulupit yung mga episode nila. Syempre, for the last, bago natin buksan talaga to, subscribe kayo dito sa akin. Tapos like, tapos bell button. Kung may mga katanungan kayo, magtanong lang kayo dyan, para masagot ko kayo. Tapos, last na lang. Huwag nyo makakalimutan mag-subscribe kay Bossing Shubaldi. Yan. Siya yung, siya yung pinaka-founder namin sa Republican. Huwag nyo kakalimutan hindi mag-subscribe kay Bossing Shubaldi. Type nyo lang Shubaldi sa YouTube yun. Dalawang account yun. Kasi dati na-hack. Tapos bumalik, tapos gumawa siyang bago yun, kaya naging dalawa. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, ang dami. Daming mga sa video reaction niya, sa food review niya. Tapos yun, nakasama ako sa Magic. Tapos antayin niyo, makakasama rin ako sa mga ibang vlog ni Boss Shubaldi. Tapos, yun, salamat nga pala Boss Shubaldi. Yun. Tapos yun, yung pagkain ng pizza nila, ang dami. Tapos pinaiyak si Boss Kakin, si Boss Dirigo, tsaka si Bossing Patrick. Sa hot sauce ngayon. Gusto ko nga sumali kaso baka di natin kayanin. Tapos syempre, huwag niyong kalimutan na panoorin si kumparing Target, ayan, sa mga video reaction niya, ayan, The Real South Pride, ayan, nag-iisang Target ng Flip Top, ayan, Disiglan Music, syempre kay Outlaw, ayan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe din kay Outlaw, ayan, isa sa mga tropang tunay yan sa Las Piñas. Yung mga kanta niyan, malulupit din. Subscribe kayo sa channel niya. Yun, so tuloy-tuloy tayo dito. Syempre, ito na, ang Altron. So, puunahin natin yung harap. Makikita nyo naman yung harap. Ito yung itsura niya. Syempre, yung mic, hindi kasama yan. Pangalan, PF8, tapos yung mga nakasulat dyan, sa gilid. Itsura niya, pag nakasalpak na mismo sa mic mo. Ayan. Dapat meron kang yung kabitan kasi hindi included dito yun. Ang gaganda ng mga speakers. Ayan, tapos may mga selyong ganyan. Tapos kapag inikot mo dito, meron naman dito sa gilid na ayan, tapos may code dito. Ayan, dapat may code na ganyan. Tapos yan, kung nakikita niyo yung mga nakasulat na yan, ayan, sa gilid na yan. Tapos sa pinakalast na sa last na gilid, makikita nyo ito yung butas niya na pinapasukan ng microphone. Ito yung likod, ito yung harap, natatanggal yan kasi para siyang takip lang. Tapos may sinasalpak pa ditong yung pinaka tube para kung maluwag yung mic mo, pwede sumikip. So bubuksan na natin. Ayan na, uy, may nakasulat, warning to avoid danger. Ang kulit ng plastic niya, natatanggal na. Yun, mamaya na to. Sa loob ng box. Siyempre, tatanggalin na natin yung laman. Wala na siyang laman. Pwede ko na siyang bitawan. May kasama siyang Xiangxing Fi Pongxing Wang. Tapos
hindi natin maintindihan. Warranty card, ayan, buti may nakasulat na English. Warranty card, ayan. Siyang siyang piyas, ayan, siyang pong 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 pong, jam pong, ayan. Tapos, syempre, ang user manual, ayan, makikita nyo naman kung paano siya gamitin, tanggalin, ayan, papasok ng ganyan. Tapos lalagay mo sa corona, dapat nakatapat, hindi nakatalikod yung mic sa bibig mo. Dapat nandun sa pinakabutas yung pinakatapat ng mic. Kung yung mic nyo naman dual diaphragm na tawagin yung likod, tas harap, wala naman problema yun. Pero kung yung pinaka condenser mic nyo is cardioid, syempre pag gano'n lang, pa hard shape lang yung takbo nun eh. Nasa unahan mismo yung pinaka tunog. Yung pinakaharap itatapad nyo syempre sa bibig nyo. Ayun, sa likod Chinese, tapos sa likod din English naman kung paano gamitin. So eto na, ito sya, ayun, tatanggalin na natin sya dito, bagong bago to ah. Ayan, ito yung itsura nya, ito yung pinakaharapan, yun sinasabi ko sa inyo kaganinang candy ball, bilog lang siya, hindi siya yung ganto. Kasi yung lumabas na unang-unang ganto, bilog na bilog. Ito parang may mga tapyas, parang buko yung pag umilang kayo ng buko, yung tinatapyas ng ganon. Parang ganon na ganon siya. Tapos, ito, ito yung gilid niya. Ito yung likuran. Ang gagawin niyo dito, dito niyo ipapasok yung microphone sa ilalim. Pag maluwag yung microphone, may kasama tong malete kala nasa loob eh. Ito yung pinaka pa-filter niya kung tawagin. Pero parang malambot na siya kasi unang-unang kuha ko nito. Ano na siya? Matigas-tigas pa. Kapag ginanyan mo, matigas-tigas siya. Ito parang malambot na. Tapos pag binuksan natin, bubuksan natin. Yun. Medyo parang may tama na yung pa-filter niya. Kasi sa tao ko lang din kinuha 'to. Naubusan kasi yung stock yung bodegang kinukuhaan ko. Kaya napilitan akong kumuha. Ayan. Mesh sya. Paliwanag muna natin. Ayan. Parang stocking. Parang stocking. Pasensya na kayo. Nakatingin ako sa taas. Nandito pala yung camera. Ayan. Para syang stocking. Ayan. Tapos meron syang tatak na Altron. Tapos yung mic PF8. Ayan. Tapos yung gilid nya yan. May edge sya para pumasok siya dun sa pinaka-pom, mag-lock siya. Ayan. Ito yung pinaka-screen niya. Pwede sa laan. Tapos, ito yung kasama niya. Yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ito yung pampasikip. Ayan. Ayan. Sa mga naghahanap ng pampasikip, ito yung pampasikip ng mic para ipasok dito. Ayan. Kita niya yan. Kasi, minsan, malaki masyado yung mic. Hindi kasya sa luwag. Maluwag kasi yung butas, diba? Ngayon, pag maluwag yung butas, tapos malaki yung mic, hindi pa rin kasya, gagamitan na ng pampasikip. Kung maliit naman yung mic mo, tapos malaki yung butas, syempre parang baliwala lang, diba? Luluwag at luluwag. Kailangan ng pampasikip. Ayan siya. Tapos, ito yung pinaka-altra natin, yung pinaka-loob. Ayan. Pag pinasok mo yung kamay mo, ganyan. Ayan siya, yung loob niya. Tapos, may butas siya sa ilalim. Yung pasukan nga ng mic. Ayan, kikita niya naman yung daliri ko. Ayan. Kitang-kita niya naman po yung daliri ko. Ayan. Siyempre, eto, kung pinaka ano siya eh, parang matigas na pom na gawa sa ano, sa, ano bang tawag dito? Parang gawa sa, parang gawa siya sa yung higaan na makapal. Ayan, kita nyo naman po. Ayan, kita mo yung daliri ko. Ayan. Ayan natin yun. Para mas maganda, ang gagawin natin dito, eh, sayang, hindi ko mabaktas yung microphone natin dun. So, eto. Eto yung sinasabi kong pampasigip. Kasi, eto, kapag hindi kasi yung mga mic nyo, papasok nyo siya yan. Ganyan. Ayan. Or,
eto, ipapasok nyo na to sa mic nyo. Pag pinasok nyo sa katawan ng mic nyo to, tsaka nyo siya ipapasok dito. Parang ganyan. Ayan. Pag pinasok mo na, may edge din yan. Hindi lahat yan ipapasok mo sa loob. May susobre na ganyan. Ayan, nakikita nyo naman. May susobre na ganyan. Hindi niya na pwede pasok sa loob niya. Kumbaga yan yung pinakaharang niya. Napansin ko lang dito sa Altron, para na siyang malambot. Yung unang kuha ko nito, medyo sobra talagang matigas. Kita niyo naman, tanggalin na natin uli. So, ayan. Kita niyo naman. Ayan siya. Pag ganyan, medyo matigas. Pero, yung unang-unang kuha ko nito, pag ginanya mo siya, feel mo yung tigas eh. Ayan, medyo malambot. So, mga kaangkol, para sa akin, ito ah, sasabihin ko sa inyo, itong Altron, maybe ginawa siya ng Altron, oo, para tapatan nga yung isa, pero gumawa siya nito ng parang kakaibaw, para mapansin. Kasi yung candy ball, bilog eh. Ito, may parang tapyas-tapyas. Yun ang gusto kong malaman kung bakit. O sa design lang, or may iba dahil sa wave ng boses, o sa kung bakit nila tinapyasan ng ganito. Pwede naman bilog lang din, di ba? So, yun. Ipapasok niyo yung mic niyo dito. Kunyari, ulo ng mic nakaganyan. Dapat nakaganon yung harap ng mic sa bibig niyo. Tapos, tatakpan mo siya. Diyan kayo magbibitaw ng boses. Ayan, pag ganyan. So, mga ibang YouTube naman, meron kayong ano dyan, mapapanood na mga review din yan. Kaso, yung iba hindi nyo maintindihan kasi nga ibang lingwahe. Tapos, yung iba pa, medyo mabilis lang yung pagka-review nila sa Altron. Pero para sa akin, ito ah. Ang Altron, nakagamit na rin ako nito eh. Kumbaga, oo, maganda siya. Maganda siya. Kasi nababawasan niya nga yung mga ingay. Pero kailangan pa rin talaga, kung malakas talaga yung microphone niyo, malakas yung sagap, hinaan niyo na lang sa interface niyo o kaya mismo sa PC niyo. Kasi once malakas pa rin yung sagap ng microphone condenser niyo, o condenser microphone niyo na nabaliktad ko, baliwala, maririnig pa rin kung ano yung mga nod ng TV, ng mga tunog ng electric fan, ng aircon, mahirinig. So, para sa akin, advisable to sa tahimik pa rin lugar. Tapos, patayin lahat or yung microphone nyo, hinaan nyo. Yun yung pinaka the best na tip. Hinaan nyo bago nyo siya salpak dito. Pag once na mahina na yun, totally wala na kayong maririnig na ingay na mga unwanted noise. So, mga kaangkol, para sa akin, kung sa 10 star, itong Altron, bigyan ko siya ng 8. Kasi, gusto ko pang makita yung ano nito yung may bakal. Dito sa gilid niya. Sa taas, dito yung may bakal. Eh, nakita ko lang din sa Lazada at sa Shopee yun. So, mga kaangkol, ito, nakita na natin yung laman ng Altron PF8 na to. So, yun. Samahan nyo ulit ako sa mga susunod kong video. Siguro ito muna yung last na video ano ko na about sa mga unboxing, sa review. Ang ininext ko na video ay video reaction na and magic tutorial para sa inyo. Syempre, magbi-video reaction tayo ng mga to, sasabihin ko, magbi-video reaction tayo ng mga artist na hindi pa kilala. Kasi gusto ko silang tulungan na mapakita sa iba pang tao, sa ibang artist, may artist na ganito na hindi napapansin. Hindi muna ako mag-review ng mga o magbi-video reaction ng mga taong sikat na. Kasi sikat na sila eh. Nandun na sila eh. So, ang uunahin ko talaga kasi nangako ko sa best friend ko kay Kawayan, yung kanta niya talaga unang-una kong re-review. Namimili ako eh kasi ang dami niya kong kantang magagandang paborito ko. Unang-una doon, syempre yung gawa ni Direk Alakway ng music video niya sa Lamang Kero ng Pag-ibig, yan. Nagustuhan ko yung kasi magician ako eh. Kumbaga, na-adapt ko yung sarili ko doon sa kanta niya. Ang galing, galing, galing niya. Kumbaga, sa Lamang Ka, kumbaga, ginagamit niya yung
galing niya sa pagkanta, pag narinig mo yung boses ko, mapapasakin ka. Mga ganun. Tapos, yung sana di na lang, sana di na lang kita, na 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 na, sana di na lang kita. Yung ganung kanta niya, ang galing nun. Kasi si Kawayan, yan si best friend Kawayan, trivia lang, onti lang. Galing Jensen yan. Alam niyo naman, pag Jensen, malupitan. Kumbaga sa Jensen, sila yung buong tag sinarmo dito. May mga kagrupo yan sila. Sila Boss Murky. Yan sila Boss Murky, yung gumagawa ng beat. Astig din yun. Mga nag-harmony sila. Tapos yan, si best friend Kawayan, napakahusay niya at napakalupit niya. So, yun. Unang kong reviewin ang kanta ni best friend Kawayan. Tapos mga sumunod doon, mga mamimili na ako kung sino yung magpapasa sa akin. I-review natin yan. Walang labis, walang kulang. So mga ka-angkol, samahan nyo ulit ako. Kung bago pa kayo dito sa channel ko, mag-subscribe kayo. Huwag kayo mahiyang mag-bell button na yan. Tapos mag-like, tapos mag-comment na rin kayo. Para kung may tanong kayo, sasagutin natin yan. So kita-kiss ulit tayo sa susunod natin video. Antayin nyo yung video reaction ko. So kita-kiss ulit mga ka-angkol sa Knuckle G TV. At ako yung lingkod, si Knuckle G, na Republican Family. Syempre yun, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at peace.